Kadasal pa rin naninindigan ang mga naulila na mga biktima ng Maguindanao Massacre para sa hustisyang mailap pa rin. 5 taon na ang nakararaan. Ang lalo para masakit, ang kawalan ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa mga naiwang kaanak. Balitang hatid ni Von Aquino. Dumayo pa mula Mindanao sa Maynila si Juliet Evardo para gunitain ang 5th anibersaryo ng Maguindanao Massacre ngayong Linggo. Kabilang sa 58 taong pinatay ang kanyang anak na si Jolito, editor ng isang TV network. Hindi ko ma-imagine yung ano po sa naku, awang-awa po ako sa kanya dahil lumuluwa yung mata, yung dila. Kasi natamaan po masyado ng bako. At saka siguro inilibing siya na buhay. Tulad ni Juliet, nababagalan ang mga naiwang kaanak sa usad ng kaso. At ang isa pa sa kanilang ikinagagalit sa gobyerno ay wala silang natatanggap na kompensasyon. Sinabi naman ni Deputy Spokesperson Abigail Valte na kung bibigyan ng compensation ng mga kamag-anak ay parang inamin na rin ng gobyerno na sila ang may kasalanan sa insidente. Please distinguish between tulong, assistance, or compensation because compensation is a legal term. And to give compensation would necessarily entail an admission of guilt on the part of government. Again, iba ho yung pinag-uusapan. Wala ho tayong problema doon sa tulong. Ang pahayag na ito ni Valte ang ikinagagalit ng prosekusyon at mga kamag-anak. If you cannot learn the basics of human rights law, leave government. Because every law student knows that state obligation is incurred by a state for a breach of an international law obligation where the acts are perpetrated by state organs. Target ng prosekusyon na magkaroon na ng hatol sa 2015 sa pamamagitan ng first-in, first-out strategy nila. Sa scheme na ito, unahin papanagutin ang mga umano'y mastermind ng mga miyembro ng pamilyang patuan at mga kilalang mga bumaril sa mga biktima. Halos 200 tao kasi ang suspect, kaya unahin na muna ang mga direktang may kinalaman sa pamamaslang. Sa ngayon, tanging dasal muna ang magagawa ng tulad nila Nanay Juliet habang naghihintay sa araw na makakamit nila ang hustisya. Von Aquino, GMA News.